Ano mo ang diablo at saka ang shabu? Ultimong pera, kaibigan, asawa, pati ngipin, kinuha. Opo, ganun po. Kasi pag-aaral ng kaliwa, yung amphetamine, na yung po na nakakuha ng ordo. Pero nung kutilo-tilo yung next ng Panginoon, mga kaibigan, nahulat pa ako. Nagkaroon po ako ng ngipin. Ano mo, hindi ko nakaya, pero ang itbulaga ng bigay sa akin. Kaya ngayon. In his testimonies, Richie can now laugh over his travails in the past. But his brushes with the law over his drug addiction were no laughing matter. In 2000, police arrested the comedian for drug possession. Shunned by his friends who brought him to stardom, Richie would perform at a popular bar for 1,500 pesos a night. A far cry from his earnings as a TV comedian. 1,000 ang isang gramo ng bato eh. Makakadalawang gramo ako, kulang pa akong 500. May utang ka pa? May utang pa ako. Bukas na. May kanta uli ako, bibigay ko sa iyo. Ganun ako. Kalakasan ko sa ano nun eh. Saka nun, maaaring hindi naman sa pag-iabang. Eh dahil sa mga dami kong kalokohan, sa kasikatan ko, alam din nila, oh, Richie Dorsey ka. Diba? Kumbaga parang palamuti na lang kayo dun sa bar na yun. Yes, that's it. Yung Richie the Horsey, wala nang Richie the Horsey dun. Wala na. Doon ko nga napansin na yung Skyline Pigeon, pagkataas-taas nung bandang huli, iba na eh. Iba na yung kumakanta ng Skyline Pigeon, nililipsing ko na lang eh. Dinadaya ko na pag mataas, meron na akong isang kasa. Pari, pag nataas, ikaw na, okay. Kala mo ako pa rin, pero hindi na ako, dinadaya ko na. Kasi nga, hindi na kaya ng lungs ko eh. In July 2004, the law caught up with him once again. Desperate for help, Richie sought one of his former mentors. Parang yun, kung nakikinig ka, hindi niya lang tulong sa'yo para maalis ako dito. Ang unang-unang tinawagan ko si Vic Soto, Boss, kailangan ko ng 50,000 para lang makapag-bail. So, sabi sa akin ni Vic Soto, dinig ko. Sabihin mo kay Richie, ayaw niya rin lang umalis sa bisyo na yan, kanya-kanya na tayo. May sarili din kaming problema. In fairness, si Boss Gus Abelgas ang nag-interview, nakapass up pa si ano. Sabi, ayaw ko nang tawagan. Sabi ni Gus, tignan na tawagan mo, baka tulungan ka para maganda yung ano mo. Yung sabi ni Boss Gus, ayaw nga eh. Hindi, sige. Papas na. Kanya-dinig na dinig niya sinabi ni Vic Soto. Kanya-kanya na muna tayo. Tapos nung binaba ako, sabi ni Gus, wala na. Nagalit na talaga sa'yo. Penniless and ostracized by his co-workers in show business, Richie remained under lock and key at the Quezon City Jail. Still, he had only one god, drugs. Nandun ako sa jail. Pag may konting pera, yung konting pera papadala sa akin ng mga kapatid ko, 1.5, mauwi pa yun dun sa bato. Talaga? Kasi in fairness sa mga BGMP natin, nakakapasok din dun. Kahit saan ka kumaliwa, kumaliwa ka ng tingin, meron nagiinuman. Kumanang ka ng tingin, meron dito ang babae. Kumanang kami, sugod. Basta may pera ka. Kahit ano pwede. Kahit ano pwede. So drugs? Yes, oo, special drugs. Tsaka yung konting perang pinadadala sa inyo, pambibili nyo pa? Oo. Siguro maghalagay lang ng mga 200 para pangkain. Kasi doon, 10 piso yung hotdog eh. Okay na sa akin yun eh. Eh di ilang hotdog na yun. Even jail officials enabled Richie's habit. When his talents would be tapped for celebrations, Richie would be paid in kind. Nagagamit ako ng mga ibang mga jail ward, ng mga warden dun sa ibang mga BGMP natin. Pag may mga konting okasyon, ako na nagpapa. ako gagawa ng script. Oh, para mawala din yung buryo ko, yun na rin yun. Pero ang bayad din dun, ganun. Pag kinuha nila ako, sabihin ko, paano naman ako? Eh, hindi ako acting niya pag walang ano. O sige, buka sa Sputnik. In fairness. Hindi ko naman nila. Binubuligar ko man, pero talagang yun naman ang totoo. So, magkano bayad? Bato. Yun nga. Ah, bato agad? Hindi man ng pera pambili? Bato talaga? Oo, yun talaga yun. Patitirahin ka lang. Yun talaga agad yun. Shabu agad. At sa akin, at para sa akin, ano na sa akin yun, para mo na ako minayaran ng 1,000 nun. Ano ba meron doon? Anong nararamdaman? I don't know. Itong bandang huli, siguro, ano na to, kumbaga sa sex, last na eh. Hindi na yung tungkol sa pag-ibig eh. Ano, may ano na eh. Yun na yung addictable ka talaga eh. Kaya nga sabi ni Vic Soto talaga din sa akin noon na
an addict is always an addict, pero hindi pala. Pag nasa Panginoon ka, pwede pa. Lahat ng possible, lahat ng impossible sa Panginoon, possible. Richie says one day in jail, from drugs, he turned to a different God. Sa isang araw, doon po sa chapel, merong si Christ nakapako. Nakalagay lang doon sa loob, nakalagay lang po doon sa ilalim niya. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. Doon po, hindi ako, doon ko po nalaman na ang Panginoon, hindi ako iniwan kasi that was July, August, September, October, pinalayan na po ako, October 11. Doon ko po naramdaman na hindi niya ako iniwan. Sabi ko, God, ba't kaya ganito ang buhay ko? Lagi naman ako, hindi pala sapat yung pagdarasal, hindi sapat yung, basta kailangan na yung sa puso mo, yung gusto mo. Pero doon ko nalaman kung paano yung himala. Kasi sabi ko sa kanya, bigyan mo akong himala. Kung noon, yung mismo. Yeah, yung mismo, at the time mismo. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang himala. Bigyan mo ako ng pagkakataon makapaglingkod sa'yo. Basta tanda-tanda ko, bigyan mo ako ng pagkakataon maglingkod sa'yo. Hindi ko alam about Christianism. Wala akong alam doon. It was in 2008 that Richie finally got out on bail when the TV show that thrust him into the limelight was remade into the film School Bukol 20 years after. It was Vic Sotto who sought him out. Pero tingnan mo pagdating ng 2008, kulang ang School Bukol si Richie Dorsey. May bail pa ba yun? No, bail na natin. 200,000. Ayaw niya ng 50,000, gusto niya 200,000. Kaya isa sa miracle ni God para sa akin yun. Kasi ginamit din siya. Wala namang pwedeng gamitin. The trio behind Richie the Horse's entertainment career talked about his drug addiction in 2008. Parang sinumpa siya ng lipunan eh. Kahit ako eh. I mean, inaamin ko na there was a time na taas kamay na ako eh. Katutulong sa kanya eh. So many times in the past na maliligaw ng landas. Tulungan namin mag-rehab. Paglabas, ayos. After a while, balik. Rehab, ayos, balik. Parang nagsawa na ako. Bumitaw na ako. Pinuntahan ni Direk Tony Reyes. Tapos, when Direk Tony reported back to us, sabi niya, matino utsura. Sabi niya, mukhang matino, mukhang okay. Magandang manalita, mataba naman siya. So we decided, lahat naman ng tao nagkakamali, may karapatang magbago, bigyan ng pagkakataon ulit. Okay, ba't hindi natin na rin subukan? So, siguro nawawaglit lang sa isip ng iba na, oo nga, bakit hindi? Hindi naman grabe yung kaso niya. Hindi naman na... Ano ang sinabi sa kanya pagdating niya? Wala, umakap nga sa akin, umiyak. Pero sabi ni Vic, ayan, iiyak na naman niya. Kasalanan niya sa amin yung pinabayaan niya yung sarili niya. Walang kadala-dala eh. Sabi ko nga, nagagalit ako. Si Vic, pinagtsagaan pa siya eh. Hanggang sa napuno din. So, yung third time niya, strike three nga, wala na. Hindi na namin tinulungan. Ibig sabihin, hindi na namin pinag-rehab. Besides, yung strike three niya may kaso. Pagka ganun eh, hindi pwede sa akin. The drug case was eventually dismissed. Police had bungled the safekeeping of the evidence against Richie. Alam mo, sa totoo lang, ang nahuli sa akin is gantong kadaming shabu. Ganyan kadami sa loob. Kasi kung namin punda ng unan, kinuha ko. O, pasali mo din yung mga bato. May timbangan, may plastic. Lahat na ng ebidensya. Sabi nga, alam mo, kahit na wala yung ebidensya, mukha mo walang ebidensya na. Kasi ang payat ko eh. Hindi nga ako nakilala ng mga polis na ako si Richie Dorsey. Police claim catching Richie with just 8 sachets of shabu and presented only 6 as evidence. He recalls his last appearance in court. Tapos sabi mo, nilagyan mo ng ng countersign, ng pangalan mo. Ang nakalagay dito, typewritten.
ng buong pangalan mo. Baka hindi, sabi ngayon ng abogado ko, ginawang judge, maghihingi po kami ng demurrer of evidence. On that spot, sabi agad na lang, go. Sabi ng judge. Tinanong pa nga yung police, how long you been in the policeman? 8 years. 8 years, hindi mo alam kung ilan yung hinuhuli mo. Sir, marami na po kasi yung hinuhuli. Kanya, minsan nagkakapalit-palit. So, yun ang tinatawag na pagka ang script ang galing na sa Panginoon, doon ko nakita na, kasi kung talagang, siguro tinulungan niya na ako. So, absuelto ka? Oh, acquitted ako. Doon sa daming ganitong karami. At hindi ko naman kailangan, ipagyabang, hindi i-condemn dapat. Kasi yun nga sinasabi ko na makatulong ako sa testimony ko sa mga kabataan. Kasi walang kahihinatnan. From addict to, ano ka ngayon? From rags to riches ako eh. Kasi from foxinger, naging riches. Pero from drugs to Richie. Tapos na ano ako dun, nalulong ako. Ito na ang totoong Richie. Yes, this is Richard Reyes. Dito yung totoo na sa kay Christ ako na. At hindi niya ako pinababayaan. Totoo lang. Next, on People. Noong araw, pag kumuhoy ako, mayabang ako. Ngayon, pag kumuhoy ako, kahit makipagtitigan ako, alam ko na hindi ako nahiya dahil nasa puso ko si Christ.